Yo, shout out Tote TV, dito po ngayon tayong hapon sa may Barangay Magtanggol, Pateros. Program proper po mag-uumpisa, dos po ng hapon. Stream pro check sa hey. Afternoon po. Ilang minuto na po, magsisimula na ang ating programa. Sama po ang ating panahon pandangal, Chairman Boroboy. Yan po si Consul Marjun Isidro. Ngayon po pala yung pinitin na rin ba? Ang tatay niyo po, taga Antique, ang nanay niyo po, taga Samar. Paano po rin ang po? Sa ibuwan ko sa talibong na kamakana ko, tapakalera, ayun ako, hindi ko makas agad. Tapakalera! Ang kukumpe, sumi na. Well, anyway, maganda. Ay, may mga taga San Pedro nga pala. Asa na San Pedro? May makpanggol pala tayo? Ano? Well, anyway, maganda ka ako sa inyo lahat at sana nga sa darating na halala, huwag nung makalimutan ang ating mayor ko para presidente, alam niyo naman. Kung mahal ko ang team AIG na naging team AIP ngayon, mahal ko rin ang buong ticket ng mayor ko, ha? Kung pumunti lang kayo nung pumunta sa mayor ko, mararamdaman niyo ang celebration na gusto niyo ibigay sa tao. Chairman, Boroboy Santiago! Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kami ito po sa mga kandidato natin. At inigyan po kami ng pagkakataon kung narito at makikaliwanag po yung nais namin ipapatid sa inyo. Nandito po kami upang ipara po sa inyo kung ano po ang damdamin ng aming Mayo, Moreno, saan saan ang galing, ano ang kanyang mga pangarap, ano ang kanyang mga natupad na pangarap niya sa Maynila, at ang mga pangarap niya pang nagagawin niya para sa buong Pilipinas. Kanina nagtataas kayo ng kanyang parang saan lugar yun, di ba? Isang lugar, tataas ka ba? Ah, barangay. Dami hindi kumain. Alam ko naman po sa mga ganitong oras eh, hindi pa kayo kumain eh. Kaya kanina, dating namin dito, pinadahanan po kami Karinderia, malapit dyan sa mga barangay. Ano po, nagpili na po ako, napagkatapos po ng pag-meeting natin, ang pagpupulong natin ngayon, eh pwede po kayong kumain doon. Nagpili na rin po ako, huwag po kayong sisingilin, kasi may kusa naman po kayong magbayad. Okay? So, napanood niyo po yung video. Ano po? So, si Isko Moreno pala ay produkto ng mag-asawahan na galing sa probinsya. Yung kanyang tatay, isang estibador, alam niyo ba kung ang estibador? Ang estibador po, ayun po yung kargador. Kargador po sa pier. Kapag may didiskarga ang kargamento, may kakarga ang kargamento, yun po yung estibador sa pier. Ano po? Taga-Antique po yun. Botete. Sino po ang taga-Antique? Taas ang kamay. Wala. Ayon. Okay. Tapos, yung nanay niya naman po, eto, sigurado, marami ito. Yung nanay niya naman po, waray-waray. Taga-Samar po, no? Isang labandera. Sino po ang taga-Samar? Taas ang kamay. Ayon. Mamaya, bibigyan po kayo ng extra t-shirt dahil taga-Samar po. Ano? So, yun po, nakita rito sa Manila,
Doon po sa ayan dito sa Barangay Magtanggol, paayan ng Pateros. Isa po sa maliit na bayan dito sa NCR. This is Toti TV. Salamat po sa mga viewers natin na patuloy na sumusuporta. Kasunod po naman magsasalita ay si Director Marco Isidro ng Office of Senior Citizens of Earth. Dahil mahigit na naman po ang siya nagtuturo. Ano po? Kami po ay nadayo dito sa Pateros, kami po ay parehong taga-tundo. Kagaya po ng ating Yohanesco Moreno, taga-tundo rin po ako. No? Si Yohanesco Moreno po, hindi nyo na itatanong, noong 1998, magkasama po kami konsehal yan. Tatlong taon po, tatlong na termino po kami nung kakasama ni Isko Moreno. No? Batang-bata ka po siya noon, at ako'y bata pa rin noon, kaya na ngayon po, tumanda na po siya, bata pa rin tsura. Anyway, ipaniniwala ko lang po sa inyo, yung pong ginagawa namin sa OSCA. Sino-sino po ba mga senior citizen dito? Tasa ko man. Ako dami. Yung kung may mga kamag-anak, mga magulang, mga lola at lolo sa kanilang mga tahanan na senior citizen. Alos lahat, hindi po ba? Okay, ganito po yan. Alam po ninyo, ang ibabahagi ko po sa inyo, ang ugali naman ni Isko Moreno. Ano bang pagkatao niyo pag pinag-usapan ng tipikal na araw sa kanya sa City Hall ng Maynila? Marati po yan, halos araw-araw po yan. Hindi po ba kayong mga senior citizen mahala kayo natin kasi? Minsan, tinatalo pa niyo ang tilawag ng manok. Maagang mga kasi na lola, si lolo natin kasi. Eh dahil ako po ay sa OSCA, maaga din po ako natin kasi. Dahil yung mga senior citizen po ng Maynila, maaga din po kumakatok sa akin tanggapan at nagtatalo. Unahin mo muna po ang mga pinamimigay ni Lorde. No? Ang una po yung aming naka-ordinansa na 500 a month. 6,000 po yun sa loob ng isang taon. Ibinibigay po yung quarterly o ika-apat na buwan. Alam po ninyo sa karating sinasabi niyo sa akin, ayusin mo na ang datos para may pamigay mo na kagad ng tama sa oras ang mga allowances ng senior citizen. Pag sinabi po natin allowance, akala pa po natin, yun alam, hindi pa po. Meron pa pong follow-up yun. Kapag kapaskuhan, hiwalay po ang regalo ni Yorme sa mga senior citizen. Meron po kami tinatawag na organic rice na nanggagaling pa po sa Mindanao. At meron po kami limited edition na magkasama po yung biskuit na masarap at meron pang kape. Nakalagay sa napakagandang tahong. Tuwing Pasko po yan. Lagi po niyang pinapaalala yan. Magpapasko na naman ngayon, Director, baka mahuli ang iyong mga parokyanong senior citizen. Minsan po, nagkaroon ng search. Biglang taas na naman ng ating search sa buong Metro Manila. Nagkasakit ng COVID ang ating mga senior citizen.